Samantala, nagbitiw po si Senador Robin Hood Padilla bilang Executive Vice President ng PDP Laban. Pero mananatili pa rin daw siyang miyembro ng partido. Ayon kay Padilla, irrevocable ang kanyang pagbibitiw para mastutukan ang mga tungkulin niya bilang senador. Mas kailangan daw ang isang EVP na makakapagbigay ng mas maraming oras sa partido. October 2021, nang manumpa si Padilla bilang miyembro ng PDP Laban Kusi Faction. Update po tayo sa pagbibitiw ni Senator Robin Hood Padilla bilang Executive Vice President ng PDP Laban. Kausapin natin ang tagapagsalita ng partido, si Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Matibag. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at magandang umaga po sa lahat ng tumatakilik sa inyong programa. Opo, biglaan po ba o dati nang nagpahayag ng kanyang pagbibitiw bilang Executive Vice President ng PDP Laban, si Senator Padilla? Meron naman po mga pag-uusap tungkol sa mga plano, pero yung pong kanyang pagbibitiw, yung pong announcement kahapon, medyo hindi pa po namin anticipate na dapat nangyari kahapon. Pero may mga pahayag naman po na naunahan na nagbabalak siya talaga mag-focus sa trabaho niya sa Senado. Medyo mabigit yung load ng kanyang mga ginagawa sa Senado, lalo na po nung time na nakapokus siya sa charter change po. Mm-hmm. Anong epekto nito kung meron man sa partido yung kanyang pagbibitiw? Well, unang-una, nirirespeto po namin ang naging desisyon ng ating pong senador sapagkat alam naman po niyo yung obligasyon niya sa taong bayan na naghalal sa kanya bilang number one na senator, inauuna po sa obligasyon sa partido. Kaya po amin po yung tinatanggap at sinusuportahan. Gayunpaman, siyempre po may halo rin kaunting kalungkutan po sa amin sapagkat gusto namin po na kasama namin siya na nagpapatakbo ng partido. Pero ganun pa man, pinahayag naman po niya ang buong-buong suporta pa rin niya bilang miyembro po ng PDP Laban at patuloy pa rin po siyang makikilahok sa mga aming pong talakayan at pagbubo ng mga pulisiya sa aming pong partido. Meron na ho bang papalit sa naiwan niyang posisyon? Wala pa po kami na papag-usapan. Katunayan, sa June 1 po, we will have our National Executive Council meeting ng alas 9 ng umaga. Sigurado pong mapapag-usapan namin po yan sa Webes po. Meron ho bang reaksyon si dating Pangulong Duterte sa naging desisyon po ng senador? Palagay ko po, bago po nag-desisyon si Senator Robin, siguradong nakipag-usap po sa aming pong chairman ng partido at dating Pangulong Duterte. So, meron po silang pag-uusap at malalaman po namin yan sa June 1 po sa aming pong pag-uusap. Mm-hmm. Pero para po sa inyo, talagang yung load lamang niya sa Senado, yun talaga ang dahilan kung bakit po siya nagbitiw. Yes po, yun po yung sinabi niya at yan po ay atin pong tinatanggap at nirerespeto. Kahit po naman kami, madalas kaming nakapag-usap ng personal ni Senator Robin, talagang medyo marami pong ginagawa sa Senado. Napakasipag po na Senador to, nag-aaral po talaga at nagbabasa. Kaya po siguro talaga nangangailangan siya ng higit na oras upang makapagtrabaho po sa atin pong Senado. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po. Magandang umaga po muli. Si PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.